Hello, hello! Hi! Magandang gabi mga kaibigan! Welcome po dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. At syempre, dito muna po tayo sa bahaging hatid po sa atin ng Organic Acai Berry. Organic Acai Berry, available in liquid and capsule form. At ito po ay mabibili sa lahat ng mga drugstores and supermarkets and health stores nationwide. Gayon din po sa kanilang website and Facebook page. Hanapin nyo lang po Organic. At ngayon, syempre, kasama po natin ang ageless. At hindi nagbabago. Napakatalino rin, syempre. Dr. Joseph Lee, isa pong magaling na urologist. Hi, Doc! Ay, alam mo, magandang gabi sa iyo, kaibigan, partner, Maru. And of course, salamat sa pag-anyaya sa Radyo Klinika. It's always a pleasure to be joining you in this platform and pag-usapan ang mga bagay-bagay. Mm-hmm. At sa iyong mga million na followers, not only in the Philippines, but international. Ha? Yes. Kala mo, ha? So magandang gabi sa inyo. Gabi man ngayon, maaring hapon or umaga sa inyo. Oh, salamat sa panunood. Kasi dapat yung iba nating mga kababayan nanonood din sa atin kahit nasa Ibayong Dagat sila. Yes, at yun ang namimiss natin, tama. Doc, pumunta sa Ibayong Dagat. Diba? Kaya inggit tayo ngayon sa kanila na nasa Ibayong Dagat sila. Oo nga. Lalo tama. Na lamig na ngayon, diba? Panahon na ng skiing. Oo, pero ang ano ha, partner friend, ito yung masasabi mo, pag malamig, lalong ano, agresibo ang virus. My God, akala ko, diba? lalo agresibo si Manoy, hindi pala yung virus pala. Pwede rin. Kasi, gusto niya ng init. Natin. Oo nga. Malamig, painitin natin sila. Kaso, ang problema, yung iba parang hindi na raw umiinit o wala nang maiinit na mga gabi. Nagkakaroon na ng problema sa pagsaludo. Si Manoy, bakit, ba't ganun na nangyayari, Doc? Ano ang nagiging problema? Maraming ang terms na sinasabi yan, no? Mga phrases. Tama ka, saludo. May iba sinabi. Hindi pa naman ako tumanda. Bakit nailibing na siya? Iba naman, hinanap si Junjun. Bakit si Junjun? Nawawala na si Junjun. Bakit si Junjun? Isa na siyang bangkay. Partner friend eh. Yung sinasabi mong Manoy, parang malaki-laki pa. Ito, hindi lang laki, baka hindi na gumagana, lumiit pa, naging ano na, nag-shrink na, naging Junjun na. Oh, buti pag nahahanap mo, paano pag iniwan ka na talaga? So, yun ang mga problema natin sa erectile dysfunction, di ba? Oo. Bakit nga ba nagkakaroon ng erectile dysfunction, Doc? Ano ang pinagmumulan niyan? Ang ano natin kasi is bago nating sagutin yan, siyempre kailangan ang definition ng erectile dysfunction ay maklaro natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng iyong programa, no? Mm-hmm. When you say erectile dysfunction, you should achieve a constant and sustainable, hindi economy, ah. Sustainable erection. Mm-hmm. Okay? Sustainable erection in order to perform a good sexual act. Okay? So, anong ibig sabihin niya? Yung ari ng lalaki ay kailangan wasto ang pagtigas mula sa simula hanggang matapos ang sexual performance mo. Yun ang sinasabi nating na-achieve mo. O na-achieve ni Manoy ang dapat niyang trabaho. Kung hindi mo na-achieve yan, ay, wala na. So, you might be experiencing erectile dysfunction. Mm-hmm. At sa mga matatanda lang ba ito nangyayari? Kasi sabi nila karaniwan daw, mga matatanda nagkakaroon ng ED. Minsan nga sasabihin mo sa mga pasyente, hindi nila inaamin meron sila kasi ano ang mga pinag-iinom nila. Ay, hindi kami nagkakaroon ng ED. At talaga, oy, may diabetes. Ay, hindi kami kakaroon ng ED. Sige, mag-deny kayo ng mag-deny hanggang ano. Pero ang sinasabi nila, of course, age
has something to do with erection. Mm-mm. Because the power of erection has to do with magandang daloy ng dugo sa ugat. Mm-mm. Yan ang support eh. Kasi ang male organ natin, no, o yung organ ng kalalakihan, it's mechanical. Mm-mm. No? It's mechanical. So it's ugat at muscle. So pag hindi nag-action yan at hindi nila ginampanan ang dapat nilang gawin, you will not achieve an erection. Okay. Age has to do with that. People who are obese has to do with that. Oo. So aging ka na, obese ka pa, meron kang medical condition. Pag obese ka nga eh, pag tumungo ka na, wala ka na makita, di ba? O di lalo na yun. Mga magalit yung mga sorry. Obese. Di ba totoo? Oo, actually totoo. Kaya hinahanap mo si Junjun. Oo, makikita mo naman partner yung ano, yung paa mo. Ah, kita pa. Yung toes. Makikita pa. Yung toes, oh. So, comorbid, sinabi natin, you were asking a while ago. So, patients who are diabetes, kasi it has to do with blood supply, di ba? So, diabetes, may high blood. Patients who are taking antihypertensive, mm-mm, patients who are have CNS problems, yung mga ano sa utak, yung nagsi-seizure, Parkinson's, ganon. Mm-hmm. Kasi may gamot eh. Some of the medication has something to do. If you take antidepressive, mga ganyan, yung mga tranquilizer, it has something to do with your erection. Kaya I do not like asking patient to take that, mga ganon. Mm-hmm. Then, of course, yung mga na-stroke or nagkaroon ng vehicular or traumatic accidents sa spine, you can have erectile dysfunction, di ba? Kasi matra-transect ang iyong spinal cord. Okay, so ang punto natin dyan, partner, is dapat mentally, you are stimulated to arouse on a certain thing na maganda. Alam na yan. Alam mo yan, di ba? Kunya, ikaw nakita kita. Wow, maganda si aking partner. Arouse ako. So ngayon, tuturuan mo, the nerve sends a signal to the male organ na sabihin, oy, tumayo ka, manoy. Kasi meron tayong ano, target in pursuance of pleasure. Ah, ngayon wala nakita. Narinig yun. Target, ano, target in pursuance of pleasure. Diba? Hanapin natin, sugurin natin. E paano? Pag hindi nagpa-function to, hindi maganda ang circulation, wala. So umuutos ka ng isang bagay na hindi naman sumusunod. Kaya na sinabi mo kanina with regards to erectile dysfunction, hindi na nagsasaludo, hindi na sumusunod si Manoy. You know, that is the problem, the erectile. So it could be genetic, hormonal, medical. Ayan, yung sasabi natin, marami yun, no? Tapos maraming risk factor pa. People who have chronic smoker, people who are chronic alcohol drinker. Mm-hmm. When I say chronic, parang partner, araw-araw na lang umiinom. Mm-hmm. Alam mo, may taong ganun, di ba? Parang araw-araw na lang pagkagising ginawa. Pagkagising pa lang na umaga. Ano, pagmumug na ang gym. Di ba? May mga ganun eh. Oo, so, it tends to have a problem later on pag nagkaedad ka with regards to yung daloy ng dugo, yung hindi na maganda ang flow because of that, no? So, you do it to yourself, not to others. Kasi yung risk naman comes accumulatively. Minsan sinasabi nila, oh, 50 years na ako nagaganyan. O, pwede na ako matapos ng beyond that. Wala na nagawa mo na eh. Oo. So you hurt the mechanism of erection. So probably you have to correct it. Pareho ba yung impotence sa erectile dysfunction? Yes. Oo. That is the same term. That is the same term that we use na ano, impotence or erectile dysfunction. Oo. Tapos, impotent ka. Inutil, di ba? Tawag yun sa Tagalog. Oo nga. Ang sama eh, no? Parang sabang pakinggan. Pero ngayon, sa panahon ng COVID, Doc,
Kasi may mga studies na sinasabi na may relasyon daw itong COVID sa pagkakaroon ng problema sa ereksyon. Maybe psychologically, pero pwede rin daw na physically. So how true is that though? Okay, they have researched initially, even the early part of last year, 2020. We have talked about cases wherein they got, they found out, especially the post-COVID patient, na meron silang nakita sa similya, di ba? There are a few cases of that they're looking into. That these are post-COVID, and they're talking about post-COVID, ibig sabihin, na COVID ka, gumaling ka, nakalalakyan. So it tends to be very scary because the initial stat that we have as of last year, COVID-19 infection happens to be very stronger in male population. Okay. So they found out, they found out that the sperm cells mo, yun tama ka, it has a correlation with yung erectile function mo, di ba? Now they were saying that would this probably have a positive or more negative effect, no? So dapat nating tingnan, suriin, and I think research is going into the probability na baka mabigyan tayo ng ball figure na ito, it really affects the reproductive side of especially on the male with regards to yung fertility aspect and the erection. Kasi ano yan eh, blood system eh. Yung flow ng dugo eh. Kasi you have to bear in mind that the virus attacks your normal cells. Mm-hmm. It attacks the spikes protein, yung mga sanga-sanga niya. Tends to be very strong in attaching to the normal cells, yung receptors natin, yung ACL receptors natin, tapos kukonvert yung cells natin na into their form, parang babaguhin, tapos gagawin pareho sila, di ba? Parang sinabi mo, pag pangit ako, gagawin kitang pangit. Parang pare-pareho na tayo. Di ba? So, ganun ang nangyayari. So, how do this virus pass through the system? So they pass through the system wherein there is blood supply, di ba? Kasi they will also get it from the yung kulang dugo natin. So doon sila nag-i-strive, di ba? Initially we saw the respiratory system. Saan yun? Kasi yun ang main ano, parang sabi natin pipeline ng hangin at kumukuha tayo ng oxygen, di ba? Ang respiratory. Yeah. That's why respiratory siya initially. Then ano nangyari, partner friend? Naging sa vascular, sa 'di ba? We found out na tinatamaan niya yung mga diabetic patient, yung mga ano, yung mga may yung late stage of cardiovascular, mga si ano, naging heart, tapos na doon sa tinatawag na cytokine storm, 'di ba? Oh, cytokine is from the kidney. Mm-mm. So when you look at all the system here, lahat sila is of a higher percentage which is highly vascular. Pag sinabi mong vascular, maraming ugat, maraming blood flow. So yun ang inaano, yun ang yan ang pinupuntahan ng virus natin, itong COVID-19. Mm-hmm. So dinadaluyan ng dugo. So it tends to have a ano interaction with them. Oo, at syempre, so, ang isa sa dinadaluyan ng dugo, yun, yung pudendal area mo, di ba? Oo naman! Kung nasaan ang iyong yun ang ipinagmamalaki. Oo. So, pwede magkaroon ng barabara, Dok? Tama ba yun? Oo ano, naman. Namumuo ba yung dugo? No, ang nangyayari kasi, there is a ano disruption of the mechanical process of it, no? Disruption in the sense na kasi ang dami yan eh, 'di ba? You have your nitric oxide, CAMP, mga ganyan, conversion para magano siya. Eh ngayon, pag andyan na yung virus, marami nang binabago. Yung mechanical process nako-confuse, na di-disrupt because of disruption. So, hindi na siya mag-i-erect.
it remains to be very relaxed, 'di ba? Mm-hmm. So hindi siya magproproseso, 'di ba? Mm-hmm. So yun ang inaano natin kasi yun ang problema kasi ng pag natanong mo yung COVID-19, it tends to disrupt some of the mechanisms. Even in the cytokine crisis natin, it disrupts the function of the kidney, mm-hmm. 'di ba? To cause the kidney to go into crisis and to release T cells mm-hmm. and B cells, 'di ba? So and pretend there is an overshoot of enemy coming in. 'Di papatayin mo sobra yung ano, parang na OA masyado. Pag naging OA kasi baka mamatay na yung normal cells mo eh. Oh, pati yun naapektuhan. Eh, so ito, hindi lang ito doon sa mga meron ng dating sakit, diabetes, hypertension, hindi lang sila yung maapektuhan yung flow ng dugo nila kapag merong COVID. Mm-hmm. Kahit mga ano healthy people o young people, pwede rin. Of course, no? We're talking about we have to take a look at the possibility na even our young adults can mm-hmm. be affected, no? If you're talking about COVID, baka and later yung effect on, doon sa organ. Yes. Eh, yung organ, saka yung fertility aspect, di ba? Mm-hmm. Baka tuloy-tuluyan. Okay lang kasi partner, kung matanda ka na, mm-hmm. may apo ka na, it doesn't matter. What if you're young and you're not yet married and you're planning to have family? Mm-hmm. That is a very destructive, complication that might happen in the future for you. Mm-mm. Okay, pero pwede ring psychological naman ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng erection. Maganda 'yon pag psychological, meaning hindi siya COVID, no? Oo. Pero siyempre hindi pa rin maganda pag psychological, it's reverted. It can be reverted to normal. Mm-mm. When you say psychological partner, meron mga bagay-bagay mm-hmm. o mga indicators na is causing you to block your mm-hmm. the process of erection. Mm-hmm. So ano yan? Stress, puyat, maraming iniisip, 'di ba? Yung mm-hmm. mga ganyan. So kasi 'di ba sabi natin you have to have that central idea of you having to be stimulated and aroused and you mm-hmm. send the impulse down to your male phallus. Pero mm-hmm. pag hindi nangyayari because of pagod ka, marami kang iniisip, no? Especially during this time, di ba? Mawawalan ka ng trabaho, mm-hmm. Saan ka kukuha ng pera, anong mapapakain mo sa pamilya mo, maiisip mo ba partner mag-sex? Kaya hindi nga. Na. Sa dami ng diba? Problema. Oo. Hindi na. I think you wouldn't even, ano, diba? Hindi man tatayo yan. Oo. Diba? Mag-holding hands na lang kayo. And tanong nga kung gusto mo pa magpa-holding hands muna. Parang kahit yun, no? Ayaw mo na. Oo. Kasi because of the enormous psychological, risk factor that is externally conflicting, it's causing problem, but this all pag naayos na yan, nagkalmado ka na, it can be reverted back and you will achieve your erection. Wag lang dere-derecho. Oo. Kasi pag dere-derecho baka partner masanay. You know, there's a thing that it becomes a pattern. Oo. Which later on you cannot instigate it to erect. Oo. Kahit na merong magandang babae sa harap mo o kaya no, kasi parang ikaw na matatakot parang kasi meron kang psychological problem. Ibig sabihin subconsciously you haven't moved forward and claim it na embrace na ito talaga I have to be more positive in life. So ganun. So okay. So ngayon kasi nga nabanggit mo doc na pwedeng ang problema sa erection ay yung pagdaloy ng dugo. May nag-block o kaya ay meron kang health problems, no, kaya hindi mahusay ang pagdaloy ng dugo. O pwede ring psychological nga. May maitutulong ba ang mga suplemento para matulungan yung mga may ganitong problema sa kanilang erection bukod sa ibinibigay na gamot ng doktor? Of course, no? Mm-hmm. I would rather like my patients to drink supplements
that have ingredients that Mm-mm. can improve things, especially your condition of ED, Mm-mm. rather than give you tablets and tablets na superficially or artificially na temporary lang ang ano yung action, no? Mm-mm. Alam mo naman, partner, yung mga gamot natin oral that we have in the market, no? I would rather you drink supplements that help you eradicate those free radicals, no? Kasi less of your COVID-19 infecting you. Now, if you have stress and the rest of the thing coming in, di ba? Yung puyat, ganon. Mm-hmm. We will induce your body to produce a lot of free radicals. Mm-hmm. And you need to have lots and lots of antioxidants, no? And what good of supplementary with lots of antioxidants that are very good to eradicate your free radicals are berries, especially the ano acai berries, mm-hmm. no? Which is you have in your organic, diba? Mm-hmm. Plus the fact that you meron kang mga anthocyanin dyan. Yeah. The anthocyanin ano is prevalent of yung kulay, 'di ba, yung kulay ng prutas. Mm-hmm. Yun ang nag-ano, maraming anthocyanin yun eh. Mm-hmm. This is the one, the purple color, ano 'yon. Mm-hmm. Oh, yun doon nakukuha yung pigmentation ng ano ng anthocyanin. Oo. Then you have an increase in your activity of your antioxidant, 'di ba? You remember the ORAC value is tremendously so high and mm-hmm. maganda, no? Na you can eradicate free radicals, no? And when you eradicate free radicals, that's very good. You improve the perfusion, you improve the carrying capacity ng pulang dugo mo. Diba? Mm-hmm. When I say carrying capacity, you have to remember, ang pulang dugo natin, partner, red blood cells na nag-a-attach dyan yung oxygen na kinukuha natin. So, the more, the better the carrying capacity of our red blood cells para sa mga ano sa oxygen na kakailanganin natin. So pag ganyan, mas magaganda yung ano ang daloy, eh siyempre mas better yan, mas masusustain mo yung erection mo even with all these problems coming in, no? Mm-hmm. that's number one. Yung ingredients na ng supplement mo, kailangan may mataas na konteksto or content ng anthocyanin, which is prevalent in your acai bear. Lalo na, hindi mo naman to basta makukuha sa kahit saan-saan, ano? Eh talagang ito, sa Amazon na forest pa nakukuha ang acai berries. Eh ginawa ng grupo ni na Miss Cathy sa Limbangon, binote na nila at ikinapsule. Yeah, para mas madali nating maiinom dito sa Pilipinas. And the process of doing that doesn't need to have yung mga chemical or preservatives going into the bottle, no? Mm. So it's just squeezing and processing all the acai berry. Parang nag-squeeze ka lang or ano, prinos mo. Pasok sa botelya. Mm-hmm. So, can you imagine that there is no preservative there? Yeah. So, how fresh it is, no? So, kung kukuha ka ng ganyan, purong-puro, di ba? Mm-hmm. Yung nasa botelya, iniinom mo, purong-puro yan na makukuha mo yung anthocyanin. Mm-mm. Oo, at saka mayroon ding study kasi ngayon ng acai berries, no, nakakatulong laban nga sa COVID-19. Siguro dahil nga doon sa mas na-improve yung flow ng dugo mo kapag umiinom ka ng acai berry o kumakain ka ng acai berries. Tama ka dyan, kasi natutuwa ako kasi I was partly a resource speaker na kinuha ni Cathy with the Canadian counterparts. Mm-mm. Actually, the Canadian counterpart doctors were presenting their clinical research with regards to COVID. Binigay nila sa COVID yung acai, no? Oh. Na yun, ganun rin, na pwede siya
Mm-mm. Pwede siyang gamitin. Hopefully, we will do. I think I will do one for us. Ay, nasabi talaga. Mag-experimento ka? Oo, na-leak. Nako, patay ako kay Rosel. Okay lang yan, Doc. Oo. Oo. Parang we will do and I will try to do much para kasi makita whatever locally. Whatever we can do no para matulungan itong fight natin against sa COVID-19 kasi hindi talaga ito biro at kayong mga kalalakihan na hindi biro rin kapag kayo po ay may problema sa talaga ano, lumapit eh. Ang ano mo ah. Oo, lumalapit yung mukha ko eh no. Ganon. Tama yan. Ikaw, sabi mo yan. Nga Doc, kahit bata pa, pwedeng magkaroon ng erectile dysfunction, yeah, di ba? Yeah. Oh, wala if, sa edad if the, yan. Oh, the indicators are there na to cause you ano problems, you will have. Kasi na-experience ko yan in my clinics na I saw. And the age really bothers you. Parang feeling mo, partner, parang teenager ka lang? Kasi, may problema ka ng ganyan? Oo. Hello? Parang okay ka lang? Parang gano'n. Pero, parang sinasabi niya na, oo nga, Doc, meron nga. Maniwala ka. Parang gano'n. So, tama, inaano mo na, nabanggit mo kanina na ang suplemento ko gaya ng acai berry. I think one of the best that I always love in the ingredients is yung anthocyanin. Besides that, you have your theobromide that's good for the brain. Infuse your meron siyang ganon para yung mas maganda yung ano absorption ng oxygenation mo diyan. Then yung phytosterol para sa cholesterol, di ba? O sinabi mo kung nagbabarabara na patapos nahirapan ka na, di ba? Na yung mahilig ka pa kumain ng mga taba-taba, at least it controls and maintain. Then you have your phytochemicals, di ba? You have flavonoids. Flavonoids are very, very good. It's for the blood vessels and some of our organ system, no? Like your sa prostate, pwede yan, mga ganyan, no? So, ano pa ba? Omega-3, 6 na, and the rest of the vitamins that covers up your acai berry, By the way, pag ba may prostate problem, Doc, pwede rin magkaroon ng erectile dysfunction? O pwede bang maging cause yung prostate problem ng not erectile? Necessarily. Ah, okay. Not necessarily. Oo. Pero mabuti pa rin magpatingin. Ano ang unang sintomas, Doc? Ang unang sintomas ng erectile dysfunction, yun na. hindi umamin. Hindi umamin yun na meron siya. O, anong problema mo? Ba't natatahimik ka dyan? Eh, paano? Ayaw umamin. Eh, paano, Doc? Kung kunyari sabi nila, hindi lang full, parang half. Erectile dysfunction na ba yun? Of course, we measure your erectile dysfunction. May grading system kami dyan. Partner, may grade diba? Pala yan, ha? Oh, yeah. That's why yung ano, para malamit, ano siya, 1, 2, ganon, 3, or 5, ganon. Oh. Pero minsan kasi, ako kasi pag sa clinic, inaano ko lagi rutas para mabilis. Oo. Mapasaging ka o mapipino? Okay. May ganong comparison. Saging kasi, pag pinalo mo, putol. Pipino, matigas. So, are you a pepino or are you a banana? Yung pala yun. Alam mo na. hindi matibay ang banana. Of course. Ibig sabihin, you might have a male organ, but when you hit it, babaksak siya. It should be pipino. Pipino, matigas. Di ba? So, ganun. Pwede ako ganun sa ano clinic para hindi sila masyad. Kasi when you say it in numbers, sometimes kasi our kababayan will be ano trying to hide something. Alam mo yung paraan, passing grade. Ganyan yung sarili nila sa passing grade. Alam mo tayo, nakakatawa. Kung pwede lang mag-angkla sa 75, no? Pero alam mo, hindi naman 75. Alam mo yon, pag chinek mo ng score mo, ay, 50 ka na yung grade mo. Kasi wala na talaga. Wala na talaga si Manoy. Hindi, Tuk. Parang 75 pa siya. Humihirit pa eh. Humihirit pa. So, yan ang sinasabi natin, no? We have a measuring aspect of that. Mm-hmm.
Oo, ayan. Kaya magpatingin po sa mga urologists katulad ni Dr. Joseph Lee. Doc, saan ka ba makikita ng ating mga kababayan? Okay, pag talagang hirap kayo, siyempre dito sa Radio Clinica, hanapin ka pag hirap. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Now, I depende sa akin kung nasa ang lugar. May Facebook page ka ba, Doc? Yeah, I have a Facebook page. Dr. Joseph Lee. Ah, Dr. Joseph Lee. Oo. Yes, oo. Tapos, meron doon dalawa yun eh. Kasi you can, the other one, you can comment and you can, I will answer your questions. Tapos yung iba, may pag sa Quezon City, Urology Center of the Philippines. Kung sa Valenzuela ka, sa Fatima Medical Center. Pag sa Taguig ka, sa Army Hospital. Diba? Saan pa ba? Pag sa Alabang Healthway, yan, ganyan. Diba? Eh, ganun naman. Oo, yan. Marami naman kung saan ka lang ano, masaya. Gusto lang ni Doc, masaya ka, di ba? Masaya ka. Gusto alam ni mo, Doc, happy ka. Yeah, alam mo, malungkot yan pag ano, you have erectile dysfunction. Mm-hmm. Did we cover the essentials of our organic acai? Yes, no, we covered, no? Yes, and we just, did. The ingredients. So bago ka magano, so how do patients drink it? Pag ganyan feeling mo, gusto mo siya. Kasi narinig tayo, di ba? Or you can take it, 2 jigger, morning, evening. Kasi pag normal lang, you can drink it once, di ba? Para, manumbalik ka, di ba? Huwag mo naman laklaki ng, ang buong botella, feeling mo, maaayos na yung erection mo overnight. Hindi naman ganun, di ba? Di ba? So, you go gradually and, mag-a-absorb naman sa'yo yung mga ingredients na organic acai. Then you feel later on, ay, okay na siya. Mm-hmm. Oo. Nagpaparamdam na, si Junjun. Nagpaparamdam na si Manoy. Ah, si Manoy ganun. Na. O, basta ang pinaka-importante, tutulungan po dapat kayo ng doktor. So, magkonsulta at sundin yung kanya mga reseta bukod sa syempre, yan, tayo po iinom ng organic acai berry. Pero bago tayo tuluyang magtapos, mga kaibigan, ito rin ang maganda para naman na sa mga kababaihan at pati mga kalalakihan, parang inyong fez ganun. Ay parang si Dr. Joseph Lee na napaka malusutla, di ba? Ito po ang inyong gagawin. Mestiza Soap. It is an all-natural face and body soap made with 100% natural fruit and vegetable extracts like papaya, carrots, calamansi, banana, and virgin coconut oil. Ang mga ingredients na ito ay nakakatulong po para sa pagiging malambot ng ating skin at pagiging tight niya at fresh. Ang Mestiza Soap po ay made through the cold process method, traditional way of making soaps which preserves the efficacy of all ingredients. That means your skin gets all the benefits from all the natural ingredients. Mestiza has the highest virgin coconut oil content among all soaps in the market. Mabibili po ang Mestiza Soap for only 58 pesos, doon sa regular variant at 89 pesos naman para sa prime variants ng Mestiza. Doc, thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Sa uulitin. Yes. Maraming salamat. Of course. At binigyan mo ng hope ang mga nawawala. Si Junjun at Manoy. When you are alive, there is still hope. Yes. Diba? Pwede pa maging alive. Oo. Mahanap po rin si Junjun. Magpaparamdam pa rin yun. Diba? Okay. Anyway, ang bahaging ito, mga kaibigan, ay hatid po sa atin ng organic acai berry. Available po sa liquid and capsule form. At ito po ay mabibili sa lahat ng drugstores, supermarkets at maging sa lahat ng mga health stores nationwide and online. Hanapin nyo lang po www.organic.com.ph. Doc Joseph, thank you. Maraming salamat. See you soon. See you sa Switzerland. Yeah. Sana. Bye, Arctic. Doc. Sa Arctic. Sige, Doc. Bye.